Nagbigay nga ng dahilan mga idol itong si Coach Tyronn Lue kung bakit niya nga binangko itong si Russell Westbrook. Pero bago nga natin yan pag-usapan ay ito muna ang update kay LaMelo Ball. Matapos nga kasi na mangyari ito sa kanya sa gitna ng kanilang laban ay may babilisang update nga agad sa kanya nang siya'y ma-x-ray nga sa arena. Nagkaroon nga daw siya mga idol ng ankle injury at matinding ankle injury mga idol. Ito nga daw ay fracture sa kanyang ankle. Nabasag nga daw ang ankle neto ni LaMelo ayon sa team ng Charlotte Hornets. At nang matanong nga si LaMelo Ball about dito mga idol, sinabi niya, "It pop, I heard it pop." So mga idol, kaparehas nga ng nangyari kay LeBron James kahapon kung saan narinig nga rin ni LeBron ang pop nga daw sa kanyang ankle. Pero iba ang kay LeBron James mga idol, hindi nga ganun kalala katulad ng nangyari kay LaMelo Ball. At ang paliwanag nga dito ng isang doktor sa Twitter ay dahil nga daw nagkaroon na ng multiple ankle sprain itong si LaMelo Ball sa kanyang paang ito, sa kanyang ankle na ito. I think mga idol, nakakadalawa na yata, tatlo na ankle sprain si LaMelo bago itong kanyang fracture. At meron na nga daw instability sa ankle na yon at talaga naman daw nag-give up na lang yung ankle ni LaMelo Ball at nang ma-x-ray fracture ang nangyari. Payo nga ng doktor na ito mga idol, kayain niya nga daw si Steph na nagsusot ng ankle brace. Dahil early sa career neto ni Steph mga idol, alam naman natin na nag-i-struggle nga rin siya sa kanyang mga ankle issues. So get well soon para kay LaMelo Ball at sana isundin niya ang payo ng doktor mga idol na kayain si Steph dahil wala namang mawawala sa kanya at makakapag-prevent pa nga sa future injuries. Anyways, ngayon ay pag-usapan na natin ang binigay na dahilan ni Coach Ty Lue kung bakit nga daw binangko niya si Russell Westbrook sa laban. Alam niyo ba mga idol, 3 quarters lang ang nilaro neto ni Russell Westbrook, totaling of 25 minutes. At in fairness kay Westbrook mga idol, dito kay Russ dahil napaka-solid nga ng kanyang paglalaro in just 25 minutes. Scoring 17 points, meron nga siyang 5 steal, meron siyang 5 rebound at 4 na assist. 60% sa field, 50% mga idol sa mga 3-pointers. Kaya naman nagulat ang maraming Clippers fans kung bakit nga daw hindi pinalaro si Russell Westbrook sa entire 4th quarter hanggang sa overtime. Nagulat nga maraming Clippers fans dahil napaka-solid naman daw ng nilalaro ni Russ. Pero ang pinili ni Coach Ty Lue ay ito nga si Eric Gordon na 0 out of 4 sa field, 0 out of 1 sa 3-pointers. Tsaka si Marcus Morris Sr. na may 6 points lamang, 3 out of 7 sa field at 0 out of 4 sa 3-point line. Dapat si Westbrook na nga lang daw ang kanyang pinili na tapusin ang laban at baka nanalo pa nga daw ang team ng Los Angeles Clippers laban sa Nuggets. Well, sa post-game interview ni Coach Tyronn Lue, ito nga ang kanyang naging paliwanag dyan. Sabi niya nga, he felt the team had caught a good rhythm and wanted to keep it rolling. Ayan nga mga idol ang kanyang naging paliwanag. Feeling ni Coach Ty Lue nung sa 4th quarter ay ang kanyang lineup na sila Paul George, Kawhi Leonard, Eric Gordon at pati na nga rin si Marcus Morris at Mason Plumlee ay may magandang rhythm na nilalaro sa 4th quarter kaya naman nag-stick na nga siya sa lineup na yon hanggang sa overtime. At dagdag niya pa nga sa uli, bumawi siya kay Russell Westbrook na dapat nga daw he could have played Russ more. Dapat ay pinalaro niya pa itong si Russell Westbrook ng mas madaming minuto. And I think mga idol, nakakagulat din ito para kay Russell Westbrook na hindi nga siya palaruin matapos ng kanyang solidong performance. Sa Lakers nga mga idol, kahit minsan hindi ganun kaganda ng performance niya ay tinatapos niya pa rin ang laban dahil nga rin sa kanyang elite na perimeter defense. Pero itong si Coach Ty Lue talagang completely zero from 4th quarter mga idol to the overtime, ay talagang walang isang minuto na lilaro itong ang si Westbrook. Sabi nga ng mga Clippers fans ay baka hindi pa alam ni Coach Ty Lue at nakakalimutan niya na itong si Westbrook ay player niya na nga.